Mga kabayan, mga kumari, mga kaibigan, ayan. Meron ba kayong mga kakilalang nandito sa Saudi Arabia at sumasideline? O nagsasideline kayo? Naku po, panoorin po ninyo ito. Pero bago yon, mag-intro po muna tayo. Hi mga ka-smorks! Sa Smorgasbord, Pinay na naman po ito. Hi mga ka-smorks! Sa Smorgasbord, Pinay na naman po ito. Ay, magandang araw po sa inyong lahat sa Smorgasbord. Pinay na naman po ito. Isa po akong OFW, nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia at nagbablog po patungkol po sa mga kaganapan po dito, mga nangyayari po sa amin bilang OFW, mga tutorials po at tutorials din po sa YouTube, mga cooking vlogs, ayan. Kung gusto nyo po ng ganitong vlog, pwede po kayo mag-subscribe at manood. At mag-click the bell para po updated po kayo sa mga future vlogs ko po. So, balik na po tayo sa panibagong vlog po natin. Patungkol po ito sa mga sumasideline o gustong mag-sideline dito sa Saudi Arabia. Bakit ko po sinabi na naku po, eh, basahin nyo po ito. Ayan, babasahin natin yung kautusan. Actually, 3 days ago na i-post ito sa Saudi Bus, pero pinakalat na ito. So, ito ay legit. Hindi po ito fake news. So, babasahin natin. Nakalagay po ito sa Tagalog. Sinasabi dito na ang mga expatriate na nagtatrabaho ng illegal o hindi sakop ng kanilang opisyal na kontrata ay sasailalim sa mga sumusunod na parusa. Una, multa. Magkano ba yun? 50,000 real. Convert mo kung ang conversion is 13.34 or 13.4. Compute nyo na lang po yun. Ganun po kalaki ang multa dito. Ang ikalawa ay pagkakabilanggo na abot hanggang sa 6 na buwan. At ang ikatlo ay pagpapauwi sa kanyang lugar. Ibig sabihin, kung Pilipino kayo sa Pilipinas, kung saan kayong bansa, doon din kayo pauuwiin. Diba nakakatakot? So, yung mga gustong madagdagan pa yung kanilang kinikita, eh, kung gusto nyo mag-sideline, mag-isip-isip na po kayo dahil nagbaba ng panibagong kautusan. Actually, matagal na po itong bawal. Pero, mas dinagdagan po nila yung kanilang higpit. Dahil merong mga lumalabag pa rin. Tapos, sinabi din po dito, kung kayo po ay makakaalam ng ganito, na kung kayo ay may lakas ng loob na magsumbong sa mga gantong klas ng tao, kayo ay tumawag sa 911 kung kayo ay nasa lungsod ng Maka at Riyadh, or 999 kung kayo naman ay nasa pangkalahatan sa buong lungsod ng Kaharian. So, bakit ko ibinilag ito ngayong araw? Dahil nakakabahala, dahil alam nyo naman, tayong mga Pilipino ay napakahilig nagsa-sideline. Ako nagsa-sideline. Hindi naman masasabing kontento na ako kung ano yung kinikita ko, pero nagpapasalamat rin ako kahit paano. Meron din akong 1,500 real na sahod buwan-buwan. Bawal, wag gawin. Diba? At saka hindi tayo nandito sa bansang ito para gumawa ng gano'n. Sumunod tayo sa batas para hindi tayo mapahamak. Kasing iba, hindi ko naman sila pwedeng sisihin dahil may mga, halimbawa, mga personal na expenses sila, financial needs, yan, financial needs na kinakailangan, hindi nagkakasya yung pera. Pero wala po tayong magagawa kung pinunta po natin ay magtrabaho dito bilang domestic helper o sa mga kumpanya, yun lang po. Kung ano po ang nakalagay sa kontrata natin, yun lang po ang ating susundin. Huwag po tayong lumiko dahil may nakalagay na kaparusahan po yan. At hindi po dito basta naglalaro ang batas. Ibig sabihin, pag batas-batas at kailangang sundin. At lalong-lalo na hindi natin to lugar. Tayo ay nakikitira lang dito, hindi po tayo pwedeng lumiko-liko, sabi nga. At saka, itong bansa na to,
diba, nandito tayo, tinuturing nating second home. So, magpasalamat na tayo at kinupkup tayo at binigyan tayo ng trabaho. Nakakatulong na tayo sa ating pamilya, pagkasya-kasyahin na lang natin yan. Ngayon, kung gusto nyo nang sa mga open country, edi aalis na lang kayo, magpaalam kayo ng maayos, final exit kayo, tapos lumipat kayo sa ibang bansa na pwede kayong maging open, na pwede kayong nagsa-sideline during day off. Marami namang pong, o kaya kahit free time nyo pwede, dun po kayo sa ibang bansa, wag po dito dahil hindi po talaga niloloko ang batas dito. Kailangan pong sundin. Yun po ang aking ano, kasi marami po ako nababalitaan. Puno mag-massage, ayan. Pagkatapos ng trabaho or day off, nagmamassage. Ayan, bawal yan. Tapos, yung mga nagmamanicure, gumagawa ng mga ngipin, ng mga ano, nagtatahi-tahi sa labas. Yung iba naman, naggagawa ng mga, hindi ko lang alam kung sakap yung mga nagluluto-luto ng pagkain, tinitinda sa kung saan-saan. Pero diba considered a sideline din yun. So, gusto man nating madagdagan yung sahod natin, pero yun lang talaga, hindi na natin pwedeng palawakin pa yun. Dahil nga po, bawal. Diba? At saka bawal din yung naglalagay ng bawa doon sa bahay mo, ginagawa mo yung parlor, ginagawa mo yung massage area, tapos mahuhuli kayo, may magsusumbong sa inyo, magagalit sa inyo, bakit sinumbong? Yun nga po, wala naman po silang pabuya, pero bawal po talaga yun. Pinapayuhan ko po kayo, itigil nyo na po yan hanggang maaga dahil baka kayo ay mahuli, makakadagdag pa kayo sa problema ng ating bansa. Diba, nakakahiya. Diba? Lalo na ngayon, ang hirap-hirap na ng buhay ng nasa Pilipinas, dadagdag pa kayo, tapos magpapahingi kayo ng tulong, tapos pag hindi kayo tutulungan, magagalit kayo sa ating bansa, sa gobyerno natin. Diba? Kayo naman, personally, ang gumawa ng ikasisira nun. Kumbaga, hindi tama. Hindi ko sinasabing huwag kayong mag-sideline, pero hindi po dito sa bansang ito kasi nga po bawal. At saka kung halimbawa, kayo ay mga, bawa pumunta kayo dito, yung pamilya nyo, kinuha kayo, as ang sponsor ay yung asawa nyo, or kapatid nyo, o nanay nyo, o tatay nyo, tapos nagpunta kayo, syempre wala kayong ginagawa, gusto nyo mag-sideline, bawal. Ano pa ba? Yung halimbawa, kayo ay natapos na ng kontrata at naghihintay na lang kayo ng pag-uwi at wala na kayong pera, huwag po kayo mag-sideline. Ayun, bawal po yun. At isa pa, kung kayo naman ay halimbawa, ano pa ba, may trabaho kayo pero gusto nyo ng dagdag na kita, nagtatahi kayo sa labas, bawal po yun. Kung halimbawa, day off nyo naman, may trabaho rin kayo at may nagsabing at may tumatanggap ng mga ibang lahi dyan, magpapalinis ng bahay per hour at naisumbong rin kayo, bawal po rin yun. Ganun, kasi nga po tama po sila kung kayo ay isusumbong dahil mali po ang ginagawa ninyo. Ayun, huwag po kayo magagalit sa akin kung ako po ay magsasabi ng totoo dahil yun naman po talaga. Kasi ang ibang mga Pilipino, hindi ko man po nila lahat, hindi naman, basta Pilipino lang, mga ibang lahi din ay gumagawa rin ng ganyan. Nagkukupera, nagbabahay-bahay, ganyan. Kung yun nagbabahay-bahay sa inyo, isinumbong kayo. Kawawa naman, diba? Kung kayo ay may mga naiwan pang mga anak din dito, or kung ano, diba, nakakaano naman kung kayo ay makukulong, mas nilalagay nyo po sa panganib ang inyong mga kapamilya, lalong-lalo na kung meron kayong mga kapamilya na nandito kasama sa Saudi Arabia. Kaya ingat na ingat po. Huwag po tayong lumabag sa batas. Ayun, ganun lang po ang buhay dito sa Saudi Arabia. Kung ano po ang batas, susundin po natin para hindi po tayo mapapahamak. Katulad ko po, ako po since 2002 pa rin po. Andito pa rin ako, baka sabihin niyo mayaman ako. Hindi po, 1.5 pa rin po ng sahod, pero hindi ko po sinubukang mag-sideline. Dahil unang-una alam ko naman pong bawal. Natetempo ako minsan mga nagsasabi, oy maglinis-linis tayo dito sa mga bahay-bahay, oy ganyan, magluto-luto ka, pero hindi ko po yun ginawa kasi nga alam ko pong bawal. Ang bawal ay bawal, hindi po ito naglalaro, kaya kinakailangang sumunod po para hindi po tayo mapahamak.
Para pagdating ng panahon, walang sisihan, bakit po kayo napahamak? Mga simpleng batas lang po yan na dapat sundin, madali lang pong sundin. It's either sundin nyo o umuwi na lang po tayo sa ating bansa or kaya humanap na lang tayo ng ibang mga bansa na pwedeng ganun ang gagawin natin. Ganun lang po kasimple ang buhay dito. Kung kaya nyo po ang mga batas, ang mga ginagawa dito sa Saudi Arabia, simpleng-simpleng naman katulad ko, mahigit, sabi ko nga 2002 na ako, bakit nagtsatsaga ako dito? Okay naman po yun, di ba? Mahalaga meron po tayong trabaho, lalong-lalong na ngayong pandemya. Mas mabuti nang merong 1,500 real kaysa nga, di ba? Nagpapakatotoo lang tayo kaysa makikipagsapalaran pa tayo sa Pilipinas. Ngayon, kung ayaw na natin, katulad ko, kung ayaw ko na, di uwi, gano'n, nahanap na lang ng ibang trabaho or maghanap po sa Pilipinas. Gano'n lang po ang buhay. So, huwag na lang po nating pahirapan ng gusto ang ating sarili or maghanap pa ng sobra-sobra. Dahil baka sa paghanap natin ng sobra-sobra, sabi nga naghanap ng kagitna, malaki ang nawala. Ganun ba yung tama ba yung ano? Yun lang, huwag kayong magagalit sa akin. Nagpapaalala lang po ako sa inyo. Baka sabihin nyo, hindi nyo naman ako matutulungan sa mga pangangailangan nyo. Tama po kayo, hindi ko po kayo matutulungan. Pero ito pong gabay na ito, matutulungan ko po kayo na itigil na po kung meron po kayong mga ganyang ginagawang mga sideline. Para po naman sa ikakabuti rin po ninyo yan kasi bawal nga po talaga. Yun lang po, hindi ko po kayo matutulungan financially sa mga pangangailangan na yan dahil karampot lang po ang akin sa hawad, 1,500 real, pero gabay lang ang aking maibibigay sa inyo. So yun lang po, maraming salamat, God bless everyone, syukran katir mga kasmords yan, at subscribe na rin dun po sa mga hindi pa nakakasubscribe. Bye bye, masalamat.